So bakit lagi-lagi kong ini-emphasize ang buhay ng mga kababayan nating Pilipino dito sa Turkey kasama ang kanilang mga asawa? Marami pong nagagalit sa akin dito na mga Pilipino nakapag-asawa ng Turko dahil bakit sinashare ko daw sa social media ang mga buhay ng mga Pilipino dito. In the first place, okay? Sasabihin ko sa inyo, hindi po ako nag-mention ng kahit sinong pangalan nyo dito sa vlog na ito. At magagalit kayo bakit sinishare ko sa social media ang mga buhay ninyo. Para po ito sa awareness ng ibang mga kababayan natin na walang kaalam-alam sa buhay nila dito sa Turkey. Sa buhay nyo dito sa Turkey. Dahil hindi... Good morning sa inyong lahat. Ito na naman po si Inday, ang ambisyosa ninyong YouTuber dito sa Antalya, Turkey. So pag-uusapan natin ngayon kung ano ang relasyon at ang experience ko kasama ang aking mga in-law dito sa iisang bubong ng bahay dito sa Turkey. Marami po talagang nagre-reklamo dito tungkol sa kanilang mga in-laws. So, kumusta naman po ang relasyon namin kasama ko ang aking mother and father-in-law dito sa Antalya, Turkey. Maga ako nagising, mag-walking ako dyan sa may... Siyan. Sa taas, hindi ako makalakas ng boses kaya baka batuhin ako ng aming mga kapitbahay dito dahil lahat sila ay tulog pa in tawon. Kahit mainit dito, maaga pa kasi 7:30, naka-jacket ako. Kasi dito sa Kurkutele, malamig po dito sa umaga at sa gabi. So sa katanghalian, medyo mainit na sa 30 degree. Unlike doon sa Antalya na impyerno na 35 pa ang init doon. So, pumasok na daw ang heat wave from Saudi Arabia at Syria. So, makaka-experience na naman kami ng 50 degree na init doon sa bayan. So far nandito po ako ngayon sa Kurkutele. Pero mamayang hapon po, uwi na po kami sa Antalya kasi may pasok po ako, panggabi po ako ngayong shift. So, habang nag-walking ako, mag-chika ako sa inyo tungkol sa aking experience, aking mga in-law. So, baba na tayo dito. So, dito pala, hindi ka masyado makaka-experience ng mga magnanakaw, pinapasok yung mga bahay mo. Kasi, kahit yung bahay namin dito, once a year or twice a year lang kami pumupunta. Ito po yung, yan. Usually, mga kapitbahay namin is once a year lang sila pumunta or twice a year. So, ako ay, dito may mga tanim yan po, mga mint leaves. Diyan yung aming building. Kasi parang magkakasakit ako ba? Kasi nahatsing-hatsing ako. Neither. So, wawa. Kaya't sa may bundok na iyan. Pag dito kami sa Kurkutele, eh, kasama ko po sa iisang bubong ang aking mga in-laws. So, andyan yung bakay namin. Hiningalak. Lumakyat dito konti. Saglit ha. Naging tapak ito ngayon ang makakasama ang yung mga in-law. Kasi may balita dito na may Pilipina dito sa Mula na nakapag-asawa ng Turko. Tapos, hindi po maganda ang kontrato ng pamilya niya sa kanya. Ito po ay ang kanyang mother-in-law. At ang kanyang asawa ay may pinapasinghot daw sa kanya para siya po ay kumalma at maglaylo at man, parang mag-relax ba? Kasi hindi po maganda ang trato nila sa kanya. So tinatago siya ng kanyang mga in-laws. Tapos pag may problema or hindi ko masyado maintindihan, pinapasinghot daw siya ng pampatulog o pampakalma. Siguro hindi ko maintindihan bakit ganun ang trato sa kanya ng kanyang in-laws. So, siguro may problema between the son at saka sa pamilya ng lalaki. Nakuha naman ito si kababayan. So, ang balita last week is nakuha na daw po ito si kababayan sa pamilya ng lalaki. Kasi nagsumbong daw talaga siya na minsan binubugbog siya ng kanyang mga in-law. So, tandaan ninyo,
kahit sino, wala pong karapatan nasaktan ang sino man dito sa Turkey. Kahit masampal ka lang dito po, pwede ka po mag-file ng kaso. Kahit asawa mo yan, kahit endorsement, kahit sino, kahit nanay mo pa yan. Pag sinaktan ka dito, may penalty po yan dito sa police. So, binugbog siya ng asawa, binugbog pa siya ng in-law. So, double po yung kanyang kaso na ipa-file sa kanyang asawa, sa kanyang mother-in-law. So, wala po silang karapatan, nasaktan, kahit sino man sa atin. Para nasaan dito, kasi na tumitira kami sa isang bubong lang talaga pag nandito kami sa Korkotele. Kasi sa Antalya, ang bahay naman namin is up and down. So, sa second floor kami nakatira, yung mga in-laws ko is sa baba. Kahit na magkasama kami, magkatira na kahit isa. Sa 10 taon na ang nakatira dito, hindi po ako nakakaranas na nag-away kami ng aking mga in-laws or ginawa nila ako ng hindi masama. So aside sa iisa lang yung anak talaga nila, takot din yan sila na baka may gawin akong hindi maganda at iuwi ko na yung anak nila. So sa Pilipinas, sa tang-apo nila. So natatakot talaga sila. Pero siguro kung may kapatid yung tatay ni Asia, baka medyo magkakaproblema ng kaunti. Pero so far, kasi so good, hindi naman sila nakikialam talaga sa buhay naming mag-asawa. Katulad ng kung anong pagdidesisyon, kung anong gusto ko, hindi yan sila nakikialam. So, ang sasabihin lang nila yun, kung anong gusto na dyan, oh, okay, yun na. So, hindi pa ako nakakaranas ng minumura, tinitreat ng hindi maganda ng aking mga in-laws. Bahay dito sa Korkotele. Tingnan niyo to. Ito yung tinatawag nila na palam. Ha! Ilaw pa siya. So, ang dami-dami dito. Sa gilid lang ng kalsada. Tinatanim ng mga nakatira dito. So, doon ako aakyat sa taas. From there. Naman ng karamihan na paswerte-swerte talaga ang pag-aasawa. Kahit anong lahi man, paswerte-swerte. Marami namang mga sa Europe or sa Eastern at Western country na maganda rin ang kanilang pamumuhay kasama ang kanilang mga in-laws. Marami din nakakaranas ng hindi maganda na treatment sa kanila ng kanilang mga in-laws. So, hindi ko talaga masabi na 100% po ng mga may in-laws na Turko ay ganito ang nai-experience kagaya sa akin. So marami din po mga kababayan natin dito na hindi po talaga magandang experience nila sa kanilang mga in-law. Ang hindi lang maganda kasi dito sa Turkey is sa mga Turko is once na hindi ka kasi gusto ng iyong mga in-law, halos forever ka talaga nilang hindi magugustuhan. So kahit may anak kayo, kahit 20 years, 40 years nang nakalipas, pag hindi ka nila gusto ay talagang wala talaga silang amor propio sa inyo. So ang mapapayo ko lang palagi sa mga mag-aasawa ng Turko, kailangan pong magkasundo kayo ng nanay niya at tatay niya, mga kapatid niya. Kailangan pong kahit ilan dyan sa kanila ay gusto kanila kasi mahihirapan ka talagang mamuhay nakasama sila dito sa Turkey pag kayo ay nandito na at may pamilya, tapos mahihirapan ka maghanap pa ng trabaho for the first 3 years na nandito ka habang hindi ka pa po citizen. So ang 3 years ay iskalbaryo po yan sa mga baguhan. So sa katulad namin nakapaghanap agad ng trabaho dito, medyo may makakahinga ka kung wala ka sa inyong bahay. So ang payo ko lagi sa mga kababayan nating nakakapag-asawa ng mga lahing Turko ay bumukod kayo ng bahay. Huwag kayong tumira sa iisang bubong ng bahay. Kahit naman gusto kayo ng mga in-laws, mabuti na rin yung may distance po kayo. Siyempre, makapagsabi ka ng gusto ko mo, magawa mo ang lahat ng gusto mo kung kayo lang ng asawa mo magkasama sa isang bubong. So kung hirap naman po kayo sa buhay at talagang nagkakasama kayo ng mga in-law sa iisang bubong, kailangan pong magkasundo kayo ng in-law kasi kahit na magkasundo kayo, may time na rin na magka-discuss yung kayo. Kasi minsan hindi nila naiintindihan ang culture nating mga Asian na ganito tayo, iba rin sila. So mahihirap ang katalagang mag-adjust yan for the first five years of your existence dito sa Turkey. So, ang kinakailangan mo lang talaga dyan, higit sa lahat, ay ang suporta ng iyong asawa at yung
matibay ng loob. Kailangang matibay ka dito. Naharapin ang hamon ng buhay kasama ang iyong asawa at yung mga in-laws. Hindi po lahat ng nakapag-asawa ng Turko dito ay 100% masaya ang buhay. Kalahati po dyan or 60% po dyan ay kalbaryo na naninirahan dito, nananatili lang dito dahil sa kanilang mga anak. So kung wala kang babalikan na magandang buhay sa Pilipinas, ay nananatili sila dito. So kung hindi po maganda ang buhay mo sa ibang bansa or sa ibang Pilipinas, wala kang choice, mananatili ka dito kasama ang asawa mo at magtitiis ka sa buhay mo dito. So marami po itong mga kababayan dito sa Turkey, nakakapag-asawa ng Turko ay na-divorce. So may anak o wala ay na-divorce kasi hindi sila magkasundo. Yung ibang mga nanay swerte na nadala nila ang kanilang mga anak sa Pilipinas, pero yung iba naman ay naiwan dito. So mahirap po talaga ang makisama sa isang iba ang culture, iba ang nationality at iba ang paniniwala. Nararamdaman ko yun yung mga Kristiyano na hirap mag-convert sa Islam kasi labag sa kanilang loob dahil sa kagustuhan ng kanilang fiancé. So mahirap po yun, huwag niyong pilitin yung sarili niyo kung hindi niyo kaya. Antayin niyong tanggapin ng loob ninyo kasi talagang mahihirapang ka dito, 101% yan. So kung dito ka patitira sa siyang ito, ayan, halos lahat dito sa Kurkuteli ay mga Jewish people. So kung ang iyong asawa ay very religious, talagang mahihirapang ka kung ikaw ay Kristiyano sa Pilipinas. Pero kung ikaw naman ay Muslim, kaling sa Indonesia, sa ibang bansa, or sa Pilipinas, or labag, nasa loob mo ang mag-convert sa Islam. So walang problema. So walang problema kung magkasundo kayo ng asawa mo sa ng inyong mga in-laws or ng iyong asawa, kasama sila manirahan sa inyong bahay, lalo-lalo na kung matanda sila. Kasi usually talaga mga matatanda naninirahan sa mga bahay ng kanilang mga anak kasi hindi matiis ng anak na iwan ang kanilang nanay na maedad na 80, 90 years old na mag-iisa lang sa isang bahay. So, alam niyo dito sa Turkey, ang buhay dito, ang span of life is umaabot yan sila ng 80 to 90, may 100 plus pa na nabubuhay. So, hindi po yan karamihan na katulad sa Pilipinas, 60, 70 na mamatay na ang mga matatanda dito, mahaba ang kanilang lifespan kasi dahil sa kanilang kinakain. So, ayan mga girls, mga boys, mga friends, payong kapatid ko lang ito sa inyo ha, na kailangan kilalanin nyo talaga yung lalaki, kilalanin nyo yung mga in-laws niya, kilalanin mo na kailangan matanggap ka kasi kahit may sarili kang bahay dito manirahan, may mga okasyon po talaga dito na kailangan magsama-sama ang mga pamilya, lalong-lalo na sa kasal ng mga kamag-anak, lalo lang na sa mga bayram or mga religious activity ng pamilya, nagkakasama-kasama po yan. Pero kaya mahirap po kung hindi ka gusto ng inyong mga in-laws or mga kamag-an kasi mag-isa lang kayong mag-asawa. So may mga Pilipina dito na kapag-asawa na ayaw ng mga in-laws. So minsan ang bumibisita lang sa bahay ng magulang niya ay yung lalaki lang. So hindi sinasama yung kanilang asawa kasi talagang hindi sila ini-snub ng kanyang mga in-laws, lalong-lalo na kung may kapatid pa yung asawa mo, ay Diyos ko Mariusep, pagtulong-tulungan ka talaga dito ng in-laws mo at ng kanyong mga bayaw. Tawid muna ako dito sa maputik na daan. Ayan, hindi po ako masyadong makapagsalita muna. Kasi baka mahulog ako sa putikan. Dedo na naman si Inday sa kagagawa ng video. For these last 2 weeks, these last two weeks pala, hindi ako nakagawa ng marami mga videos kasi nandito kami sa bukid, hindi rin ako maka-upload dito kasi mahina ang internet, wala kaming wifi. Gusto ko lang namnamin ang buhay dito na masarap, tahimik. Tingnan ko, minumuni-muni ko yung kalsada na ako lang mag-isa, o diba walang katao na nag-walking kaninang umaga pa. Tsaka Lunes ngayon. So ano yung bahay namin? Doon pa. Ay. Hindi ah, lampas na ako sa bahay namin. Walang bahay namin. Ay, hindi pa. Nandiyan pa pala yung bahay namin sa baba. So, ayan. Doon. Yung yellow na yan. Oh.
Mapapansin mo dito sa mga balkoni ng mga pamamahay, yung mga in-laws mo nagbibitay-bitay, parang kurtina na mga pepper, talong, zucchini na pinatuyo nila. Kasi dito sa Corcotel, wala pong humidity. Madali pong matuyo ang mga gulay. So kung magtanim, ay magpabilad po yan sila ng mga ganyan. Ginagamit po yan sa winter time. Gumawa sila ng dolma, yung stuffed rice. Aside na, nilalagyan nila ng yung dahon ng grapes. Ang ginagawa nila dito, yung mga pepper, yung mga eggplant at marami pang iba. Yan ang niluluto nila during winter time. So kaya healthy kaunti ang mga Turko dahil po dyan. So I will try do my best na gumawa ako ng first stuffed rice sa this past few days. So balik tayo dun sa usapang mga in-laws. So dito, pag hindi ka rin gusto ng in-laws mo, pag magluto ka ng mga pagkaing Pilipino, ay nababahuan sila, lalong-lalo ng dinis. So nandidiri yan sila, bakit kumakain tayo ng kabaho-baho na yan. So I don't care kung gustuhan nilang amoy at nilang gustuhan ng amoy. Paminsan-minsan, kailangan mo rin maging strong dito, ha? Kailangan mo maging matatag. Kasi kahapon, katulad niyan, yan yung bahay namin sa baba. Nagluto ako ng dinis ni Astia kasi nagbaong kami diyan sa balkon eh. Yung habang nagluluto ako, nandiyan yung father-in-law ko. Sabi niya pa, matagal pa ba yung matapos? Kailan pa ba yung maluto? Kasi ang baho-baho daw. Sabi ko, mesot, nangangamoy ka lang, sige ka pa reklamo. Hindi naman yung masyado matagal, 5 minutes lang, tapos na. So, kaya tumidyan, tumahimik ka na rin. Sabi niya, ano ba yan? Kasi ang baho-baho. Sabi ko, ganyan talaga amoy ng isda. Siyempre ang isda na pinatuyo at pirituhin mo, may amoy. So, kung hindi ka makakain, ay wag na kay para ito kay Asya. So, natawa lang siya sa akin. Sabi niya, ano ba yung pagkain ninyo? Kasi syempre, hindi sila sanay sa pagkain natin. So, tayo, sanay tayo kumain ng dilis, ng bagoong, ng mabaho, o katulad niya, siya kain talaga yan siya ng kain. Kasi sanay siya kahit maliit pa siya. So, guys, pasensya na kung marami akong sinishare na hindi maganda tungkol sa experience ng ibang mga kababayan natin dito sa Turkey. Awareness po yan para sa inyo. Hindi po yan dahil sa kikita rin ako dito sa YouTube. Sinishare ko lang ang possibility na mangyayari dito sa inyo. May magaganda pong mga nangyayari din dito sa inyo. Katulad sa akin, hindi po ako nakakaranas ng mga ganyan sa aking mga in-laws. Hindi po kami nagbabangayan ng aking mother-in-law. Kasi kung anong gusto nila, hinahayaan ko. Kung anong gusto ko, kaya hinahayaan nila. So, hindi po ako masyado nagsispend too much time sa kanila. Kasi may trabaho po ako. So, 24 hours... 12 hours yan sa trabaho ako. So, ang remaining dyan, pahinga ko na lang. At ilakad-lakad yung anak ko kahit saan. Sa park, sa beach, or saan, sa amusement center. So, sinispend time ko yun kasama yung pamilya ko. Ang oras. So, wala po ako masyadong oras na makipagdebate sa aking mga in-law. Kasi kung anong gusto niya, gagawin niya. So, kung anong gusto ko, ginagawa ko. So, nire-respeto ko yung anong gusto nila para lang sa kabutihan namin at sa apo nila. Nire-respeto din nila kung anong gusto ko para sa sarili kong pamilya. So, ganyan lang respeto. So, kung hindi po kayo nagkakarespetuhan ng inyong in-law, palagi mo siyang sinusupalpal o palagi kanyang sinusupalpal. So, wala pong mangyayari dyan. Bumukod kayo ng bahay, okay? So, kung napapansin nyo, bakit ako lang isa dito sa video? Siyempre, si maaga pa, 7:30 pa dito. Tulog pa silang lahat. Di ko naman sila pwedeng gisingin. Kasi kung si Asya ginising ko ng maaga at nag-walking kami dito, edi problema ako yan. Kasi ayaw yan maglakad ng malayo. So, ang tatay hindi rin yan mag-walking kasi mas gusto pa niyang matulog. So, ako na lang nag-walking para po sa aking sariling kapakanan. Na hindi po ma-stored yung taba ko sa tiyan at ang sugar ko po ay hindi mag-shoot up. So dito sa Corcotel, napakaganda ng buhay dito. Tahimik at masaya ang mga tao kung maganda ang inyong pamumuhay. Kung mahilig ka sa nature, maganda dito. Kasi mas gusto ko dito kasi napakatahimik, may peace of mind ka, may oxygen. 100% wala po masyadong pollution. So kung winter dito katulad nito, ngayon summer pa dito talaga kasi August 14 ngayon. Malamig na konti dito. Sa September malamig na talaga dito. Maganda ang weather dito sa Corcotel. Pag winter hindi siya masyado, 0-0 ang degree. Sa summer naman hindi siya nagsushoot up hanggang 40. So marami pong naninirahan talaga dito kasi maganda ang weather dito sa bayan na ito.
aside na maraming punong kahoy, maganda ang tubig para gawing tea. Yung tubig pala namin dito ay hindi po kami filter, nag-iinom lang kami galing sa faucet ng tubig at wala po masyadong nagbebenta dito ng tubig na iinumin, kasi yung mga muslok dito, yung mga faucet dito ay pwede mong mainom ang kanilang mga tubig. So, yun lang po ang pwede kong ma-share sa inyo, ang relationship mo sa inyong mga in-laws. So, wala po ako masyadong ma-share na hindi kagandahan sa aking pakikisama sa lola at lolo ni Asia, kasi napakabait po nila, maunawain silang mga matatanda at napaka-giving po nila. Ang mga in-laws po dito, pag lalo-lalo na pag may edad na sila, sila po ang nag-provide sa kanilang mga anak. Nag-aabot po yan sila talaga ng kahit ano, mapa-material things, mapa-pera at pagkain. So, kasi nag-iisang anak lang yung tatay ni Asia, maganda yung chance or malaki yung chance or chance talaga namin na lahat ng halos ng gusto namin ay nakukuha namin. Kasi aside na wala naman silang pinagkakagastusan, kasi pareho silang mga retired from the government. So, ang halos na ginagastusan lang namin is pagkain. Wala naman kaming upa ng bahay. Ang mga bills lang at pagkain ang usually naming ginagastusan. So, wala po akong problema sa aking mga in-laws. Kung malungkot naman po ako doon sa mga kababayan natin nakaka-experience ng hindi maganda sa kanilang mga in-laws. I'm really, really sorry to hear that. Marami po kayo dito sa Turkey ang hindi nakakaranas ng maganda sa inyong mga in-laws. So, ang gagawin na lang natin, be strong mga kababayan. Mag-pray na lang tayo lagi na sana matapos na ang kalbaryo ng inyong buhay. Kahit na mag-pray naman po kayo na mamatay sila, hindi po sila namamatay dahil matagal po ang kanilang mga buhay. Umaabot ng 90 to 100 pa. So, kung galit na galit kayo sa mga in-laws, huwag mo pang pagdasal na mamatay sila agad. Kasi baka mauna ka pa in town. Kasi mahaba po ang kanilang buhay dito. Umaabot siya ng 90 to 100. So, ayan. Baka ikaw pa ang mag-alaga niyan pag na-paralyze sila pag tumanda na. So, mag-pray lang ng palagi na nasa safe ka, magpray ka na palagi may peace of mind ka, magpray ka na sana lahat ng kalungkutan mo, ang sakit na nararamdaman mo ay matanggal sa iyong puso. So, sa lahat po ng mga kababayan natin nagpaplanong mag-asawa ng lahing Turko, ay good luck po talaga sa inyo. Kilalanin yung maigi kung sino sila at ang kanilang pamilya. See you next week for our next video.